Ayan, magandang hapon. Welcome back. So, tayo ay mayroong i-refer. Pero bago tayo mag-start, so shoutout po lang yung group na lagi nagtideklay ng aking post. So, ang group po na yun ay sa group sa Facebook. So, yung mga sinishare ko, bale, racer tayo sa group na yon. Tagasagot tayo ng mga question ng mga nagtatanong. Pero, pag tayo nagpo-post, lahat ng post ko ay dinideklay ng group kahit na kanyang criteria ay hindi naman auto-decline. Ibig sabihin, nababasa siya ng admin. At, base sa kanyang sa nakasulat sa rules and regulation, ang sabi dito ay rules and regulation. Ayan, rules and regulation. Bawal mag-post ng mga bastos at nakakasira sa grupo. Huwag puro tanong, pahirapan mo na rin kung madali lang ang lang naman, sabi. Ang pangatlo, sa mga admin, huwag mag-accept ng mga link na nakakasira sa group. Pakisagot ng maayos ang mga nagtatanong. Huwag bastusin. Bawal ang scammer. Mag-share ng nakakatulong. Etc. etc. Pero yung ating mga ano is lahat na may nakakatulong. Tinuturoan nga natin yung mga nagsisimulan technician. Tapos nagsishare tayo ng ideas sa, galing sa Facebook. Facebook at sa YouTube sa vlogs natin. So, pares lang kami nang sinishare ng mga atik vlogger natin. Pero, dinideklay nila yun sa akin. Hindi ko alam kung bakit. So, tinatanong ko yung admin, message na ako. So, ang grupo na ito ay Electronics Technician. So, marami tayong group sa Facebook na Electronics Technician. So, hindi na natin banggitin kung sino sila doon. So, Electronics Technician. So, may group ako na. Member ako doon sa limang grupo na yon na isang pangalan lang. Ayun. So, ayan. So, hindi ko na pinakita. Nagbanggit lang tayo ng pangalan ng grupo. Pero, hindi naman alam nila kung sino sila. Dahil marami akong groups na nasalihan na Electronics Technician. So, ayan. So, racer din tayo sa kanya. Palagi tayo nagko-comment, nagla-like sa kanya mga vlog sa YouTube. Ayan. Pero, yun. Hindi niya inaano yung aking post. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung masama love sa akin. Ayan. So, ayan. Start na tayo. Gagawin tayo dito na iMac computer. Ayan. Ayan, sabi na mayari, walang power. Ayan, napansin ko lang dito, base sa ating nakikita, yung LCD niya, ay, parang burn. Sunog ang gitna. Ayan, pag tinagilid natin yung camera, so makikita natin yung evidence na burn ito, yung gitna na to. For natuunan, ganun. Ano ba siya makikita? Ayan, no? Parang rainbow siya. Kung sa cellphone. Huwag na. Ayan, no? So, burn siya. Napansin nyo, no? White na white. So, yun yung problema niya. Isa sa nakita kong physical problem. So, ano siya? Desktop Mac to. Desktop style. So, pagtatanggal nito, ay, madali lang naman. So, ayan, pakita ko sa inyo. Gamit, ito po, itong screen niya. Sabi ng customer, dito daw tatanggalin sa ilalim kasi may tornilyo daw sa ilalim. So, yun po ay sa memory slot. Ano po? Hindi po dito. Dito po yung tinata. Ito po yung nakadikit lang na magnet. Magnet lang. So, gamit lang tayo ng pang tusok. Tapos, tandaan lang natin siyang tanggalin. Nanangat natin kasi magnet siya. Orange, 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 orange
Ayan, tapos angat lang natin. Kasi imagnet po siya. Ayan. So, ayan. So, hindi yan basag. Ingatan natin. Dito siya dito. So, hindi ko na siya iti-test. Sasaksak yung power kasi wala siyang power. So, testerin lang natin itong kanyang cord. So, ang nire-report po natin ay part pa din ng electronics. So, kahit kasabihin natin yan ay computer, it's a digital electronics. Malawak ang saklaw po ng electronics. Kahit ang cellphone, electronics yan. Bagamat may kanya-kanyang ano lang, technician. Pero tayo ay multi-role technician. So, ayan. Testerin lang natin. Kaya ito sa buzzer. Para makita natin kung connectivity ng kanyang buzzer. Ayan, tester ko. Okay. Ayan, nagbabuzzer po siya. So, sa kabila. Ayan, nagbabuzzer din. Okay ang ating power cord. So, salpak natin. Subukan nga natin. Baka naman pwedeng i-try kung may power. Baka naman nga sa kanila lang walang power. Try natin. Saksak ko siya. 220 siya. Isang model po nito ay ang model ng ating nire-repair na Mac desktop is ano po siya model 2009 na iMac A1311 yung iMac natin. So makikita doon ang model sa ilalim nitong ano na yan. Saksak natin, 220 po yan. Nakalagay naman dito kung ilang volts eh. So, nakalagay dito is 2 volts. 110 to 100 to 220. Okay. Ito mabigat. Plug natin. Ayan, check natin kung may power. Ayan. So, wala siyang signal ng lights. Kahit anong lights. Kahit ang ilaw sa kanya, wala siyang light. Power signal, wala. So, na-power ko siya. Ayan, nangangatin na natin. So, yun lang makikita natin yung kanyang LCD ay medyo may rainbow. Higa ko lang siya habang tinatanggal ang CD. Ang mayos-ayos. So, hindi ko lang sure kung sira pati LCD. Kasi may nakita ko rainbow. O baka ano lang siya. Kaya kakaiba yung rainbow niya. Iba ang kanyang tornilyo. Ang galing ko yung kanyang LCD. Ayan, so tanggalin natin yung tornilyo dito para sa LCD. So ang pagtatanggal po nito ay bagyan nyo lang siyang iaangat. Ayan, so umamit tayo na para sa LCD. So angat lang po natin ng sabay. Pagkatapos ang tating tanggalin ang tornilyo. Tapos mayroon po yan mga cables. So tanggalin lang po natin yung cables dito. Ingatan po natin siyang mahalit. Ito wala, mami. Tanggalan natin yung isa. Kita ba? So, hindi yata nakita. So, may cable siya dito sa dulo. Dito. Tapos, sunod. May cable pa po tayo dito na isa. Ayan. Kailangan tayo ilaw. Daddy, where are you?
next date na naman. Honey Flex. May flex yan dito sa ano. Kalinan natin ito. Yan. Tapos yung kanya, flex. Para sa LCD. Daddy, Peaches! Where are you? Tanggalin natin yung kanyang nakaklip. Ito. Tapos, patakin natin. Andahan. Yan. Andahan. Busy ang daddy. Dito. Show ko sa inyo yung board. Ayan yung kanyang board. Ito yung kanyang pinaka main board power supply. I think, ito yata. Ito yung wire na ano eh, pinakamalaki. So, ito natin siya, isa yun. Sino power siya? Hanapin natin yung 220 na input sa likod. Dito siya sa lalim. So, dahil madumi siya, ito hindi umiikot yung pan. So, try natin siyang linisin. Brush tayo ng kaunti. Wala tayo wala pa tayo nakikita ang sunog. So, ayan. Clean, clean. So, ito yung exhaust pan, heatsink. Tabi na, ang dumi ng ano. So, ito yung DVD niya. Tanggalin natin ito. Ayan, so ito yung main power supply niya. So, remove lang natin ito. Para testing natin yung kanyang. So, tanggalin natin yung tornilyo. Para natin testing. So, remove natin itong para malaman natin kung may power siyang pumapasok. Ayan, so remove na natin. May input siya dito. Saan ba ng input nito? Ayan. So, meron siya dito. Ito yung input niya. Galing sa 220 volts. Ito. Check ko siya kung may input siya na 220 volts dito. Check lang natin. Ayan. Wala tayo ng multimeter. Gawin natin siya sa AC kasi nakarekta tayo. So, AC muna tayo. Check natin ang kanyang input. So yan, meron siyang input. 231 volts. Check natin ang kanyang output. Kasi yung basok. Basok ba? May lamig lang. May lamig lang. Nakin dito. 7. Transistor na siya yung transistor dito. Tanggalin ko siya para ma-check yung volt kasi wala siyang power. So, natin natin yung power.
big capacitor na yun. So, kanyang 12 volts nilalabas dito. Wala siyang 12 volts. Ayos natin to. Ayan, we're sorry. Nalo ba tayo? So, continue tayo. Ayan. Palitan na natin. Ayos na natin yung sa power supply. So, check natin kung may supply na tayo. So, ayan. Tinanggal ko yung battery. Ayan, reset natin din. Para sa kanyang BIOS. Na pwedeng ma-freeze kasi siya. So, na-check ko rin siya. Wala siyang supply siya kanina. Sorry, hindi natin napakita, no? So, check natin. Sana may power na. So, balik ko lang yung kanyang BIOS. Nasaan na ba yung BIOS? Please naman. Ayan. Balik natin. So, yung problem nito eh. Ah, wala siyang power, no? Try natin for testing purposes. So, may lead light tayo dito. Kita ba? Ayan yung lead light natin. So, saksak natin yung isang pan. Sobrang dumi na po niya, oh. Pansin niyo siya. Ayan. Na-reset na natin. Kasi wala supply itong BIOS na ito kanina. Na-freeze ang BIOS. Wala siyang 3 volts. Walang. Yung pin 1, dapat po may 3 volts. Tapos yung kabila po niya na 8, pin 8. So, dapat po meron din siyang 3 volts. 3.3 volts. Ganyan. Testing natin, kailangan mag-led light na siya. Kanina wala siyang led light para sa signal. Atensya na kayo, maingay ang aking anak. Come on! Say hi! Bye! Bye, mommy! Bye, daddy! Ayan, tinatuloy tayo. Ano po? Ayan, na-check na natin yung ano. Na-check ko lahat yung mga ating loose connections sa power supply. So, ngayon may supply na tayo. May loose connection. Dito. Punta dito. Kailangan mag-trans tayo ng power. Check na natin. Sabi natin siya sa... Sabi ko dyan. Diba sabi ko dito? DC board. Tina, huwag makulit. Huwag makulit. Gusto mong palo? Natin siya sa body ground. Ang ating block. Scrub yan. Tapos check natin yung output dito. No. Plug ko lang yung power. Yes, this brand. Plug na lang. Ay, umilaw po siya. Pansin nyo ba? Karoon siya ng nagbooting siya. Signal 2, so 1, to yun, nag 3, may kutsumpan. So siguro may ano na yan, may display na yan. Hindi ko lang alam kung may display na po. Check natin yung signal, ano makita natin. Dire-dire. Kailangan siya mayroon siyang 12 volts. Yan. 3.3, mayroon na tayo para sa turn on. 12 volts. Pila. Ayan, nag-booster na din. So, ang dumi niya. Masigan yung dumi. Patayin muna natin para mayayos. Booster na siya. So, linisin ko muna siya. So, naging grease. Saksak natin ang power. Ang LED. Okay.
signal. Tingnan muna natin bago isang pakaan. Oops. So, plug natin ang power. Lidlit pa tayo. Sana pa. Sana mag... Okay, walang signal. So, natin muna natin. Lock-play natin. Sana magka-display. Try power on. Signal kaya. Hindi ko lang alam kung may signal. Ayos pa. Isa nagpapower on. Ayan. Isa. Oh, display. Ayan, display na. Hindi ko siya maintindihan. Pag-inangat ko, okay. Laki problem niya. There's lost connection. Gulaw-gulaw natin. Wala naman. Okay, gulaw-gulaw. Wala naman. Pero, ayaw niya mag-display minsan. Oh, sad. Pero may display na siya. Oh, namatay? Oh, bumalik. Ayan. Ano ba ito? Touchscreen? Tang. Hindi ko lang siya alam kung touchscreen. May pasuyo naman ang mouse. USB. Ayan po siya, may display yan. Pakanan natin ang mouse. Ipot. Okay. Wala na ba ang mouse? Okay. Put natin. Sana, hindi na magluko. Turn off. Turn off. Okay, shut down. Lumana ka na, please. Please. Ano, pinili natin. Please. Fire and error. Tayo. Sana ka na, please. Tapusin na ang ating ginagawa. Okay, that's back in the power. Okay. Power button. May low ba?
Yan. Okay. Okay na. Okay na po. So, hindi ko alam kung bakit pinahirapan niyo ako. Siguro ko lang talaga. Pahirapan muna bago gumana. So, they already working na. So, isolder lang po yan. Isolder. Tapos, may pinalitan tayong konting pyesa. So, power supply. Dahil walang power. Tumak po natin. Ito ng mouse. Ito. Turn off. Shut down. Ito na natin yan. So, turn nila dito isa. Balik na lang yung kanyang mga tornilyo. May magnet kasi siya. Nahatak ang aking tornilyo. Ay. Ayan, okay na nga ang repair. So, balik na lang yung kanyang takip. Nakasan lang natin yung screen para mawala yung ating hawak. Ayan. Okay. Clean na. Balik natin yung kanya, LCD, screen protector, glass protector. So yung glass pala, mayroon siyang rainbow. Ibig sabihin, nag-moist. Kaya pala kalawa natin kanina, sira yung LCD. Ayan. Ayun, may rainbow pala siya. Siguro nag-moist. Ayan, balik na natin. Muna natin ilalapat ay ang ilalim. Okay. Ang dahan lang pagkakabit natin kasi may magnet po siya. Ayan. Okay, lapat ng ilalim. Okay. Oops. Ayan. So, okay na po. Nakalapat na. Asa na lang natin ang screen. Yan. Yan. Tahin lang natin siya. Then, power natin. Wala. Lalim. Lagyan natin ang takip. Memory slot. Saka natin. Okay. Ayan. Basta natin. Hala. So, marami siyang dubok. Pagandahin ko na lang siya mami. Lagyan ko ng light. Wipe naman katapat niya. Ito. So, wipe. Pampapugi. Power on natin. Power on. Hindi pala nakasalpak ang power. Sana okay na, nilaglo ko. Power on. Tata.
Ayan. Okay na po. Okay na, okay. Hapon. Ah, ilang oras ko siyang tinarabaho? Mula alas 4. Tinarabaho natin siya na almost 3 hours. So, niluloko pati tayo ng unit. Papatay buhay, mawala ng power. Siguro misconnection lang. Yan, okay na po. So, working na ang ating ginawa. So, maraming salamat sa inyong panonood. So, sana kahit pagbubukas lang, magbabaklas, eh, matutunan nyo. So, na-deobat yung ating camera kanina, kaya nawala yung main focus natin na pag-repair ng power supply. So, ano lang naman yun. Meron naman tayong mga video dyan sa... na in-upload ako dyan about pag-repair ng power supply. So, tingnan nyo na lang. Basic, paghihinang, hinangan nyo lang. Mga loose connection po kasi ang problem nito. Kaya siya walang display. Wala din siyang power. Loose connection po. Hinangan lang power supply. Tapos kung mayroon siyang mga sira, palitan lang. Testerin nyo na lang. Siguro hindi naman kayo magre-repair nito kung baguhan lang kayo kasi Mac po ito, medyo mahal ito. Kaya wag nyo pong subukan kapag baguhan lang kayo. Dapat ay marunong din kayo. Ayun. Ayun lang. So, salamat sa akin share na ito. So, konti lang ang i-share ko dito. Yan. Kahit yun na lang sa pagtanggal ng ano. Ayun. Tapos yung pawala-wala ng display. So, tiyaga lang. So, yan lang po. Salamat po. Bye-bye.